merong sakit si Justin Bieber, no? Ang tawag doon ay Ramsay Hunt syndrome. So very ano, no? Very unfamiliar yung pangalan na Ramsay Hunt syndrome. Pero nung nakita natin yung video ni Justin Bieber, parang ang Bell's palsy. So yung Bell's palsy, medyo familiar tayo, di ba? So start tayo sa Bell's palsy, pag-usapan natin, then punta tayo sa Ramsay Hunt. Yung Bell's palsy katulad kasi siya ng Ramsay Hunt. Yung nerves mo sa face mo, one side, no? One side, kasi meron kasing isang side dan, meron din dito. Meron kasing facial nerve dyan, papunta dito sa taas, meron dito sa mata, meron papunta sa bibig, meron papunta sa ilong. So parang ganyan, no? So yan yung nerve natin. Ngayon, pag nag-inflame yan or namaga yung nerve na yan, karamihan sa Bell's palsy could be a viral ang cause. Kaya siya namaga, nagkakaroon siya ng paralysis. So pwede rin may iba pang mga causes, eh, no? Pero karamihan ngayon ang nasasabi, it could be a virus din, no? Yung sa Bell's palsy. So ang nangyayari sa Bell's palsy, which is actually the same ng presentation pero may add-on lang ang Ramsay Hunt, is hindi na ko-close yung mata ng affected area kasi nga yung nerves nga natamaan nga. Kahit yung noo, no, yung noo, instead na nagaganon ko, hindi na siya magkaroon ng parang wrinkles, magiging flat sa dyan, no, kasi nga natamaan din yun ng yung nerve na yon papunta doon. Tapos yung bibig, hindi na makangiti, no, magdo-droop na siya. So ito lang yung tataas, ito the down kasi nga yung nerve dito na paralyze po siya, no? So magkakaroon siya ng hindi balance po yung itsura, no? So ngayon, punta tayo ngayon sa Ramsay Hunt. So sa lahat ng sinabi ko, no, na yung mata hindi nako-close dahil nga natamaan yung nerve, yung bibig magdo-droop siyang ganyan, no? Walang expression doon sa area na natamaan. Ang add-on natin sa Ramsay Hunt ay magkakaroon ng rashes on the side doon sa affected. So may rashes doon sa affected ear. So tingnan nyo po yan, no? Merong yung portion ng ear niya, merong mga rashes na ang kaitsura niya ay parang shingles. Alam nyo ba yung shingles? Ang shingles po ay yung nabuhay ulit na chicken pox. So meron pwede yung iba nga sa tiyan yan lumalabas, yung iba sa braso. So one area lang yan, kasi ang chicken pox po, natutulog yan sa katawan natin. So kunwari gumaling ka na, pwede yung ibang virus doon siya sa nerves mo magpapahinga. Parang ang tawag doon dormant. So wala kang mararamdaman. Ngayon kung stress ka, pagod ka, kulang sa tulog, pwede po yun humina yung resistensya mo at magkakataon na magkaroon yung opportunity yung virus mabuhay ulit on the nerves kung saan siya naging dormant. So kung dito lang sa tiyan nagka-shingles ka, bumalik siya, okay lang yun, may gamot pa rin yun at wala masyadong danger yun, pero masakit rin or sa area, ibang portion ng katawan. So usually one location lang. Kaya lang itong Ramsay Hunt syndrome, dito lumabas ang shingles sa tenga. Kaya ang tawag din dito is herpes zoster oticus. Kasi yung herpes zoster, di ba, sa shingles yan. Oticus is otic, yung tenga. So nagkaroon ng shingles ang tenga. So ang additional doon sa paralysis na sinabi ko is masakit yung tenga, at kung tingnan yung tenga, may mga rashes siya na parang may blister siya. So then maapektuhan yung nerves kasi connected yan dyan. Yung facial nerves yan, pwede pong mag-paralyze. So, alam nyo, meron tayong mga kaibigan, may Bell's palsy. Nagkagalingan din naman, that's a good news on Bell's palsy. Although, meron ding iba, medyo prolong yung kanilang symptoms na medyo meron pa rin konti, no, naiiwan. But karamihan po ay pwedeng magkaroon ng 100% recovery ang Bell's palsy. But it may take some weeks or even 6 months, no? Yung iba nga, nagbibigay din ng vitamin B complex, nagbibigay din ng steroid. Ito bang sinasabi ko, ang doktor pa nagre-reseta, ha? Na nagsisteroid, no, upon knowing, and also pwede din magbigay ng antivirus pag nalaman yung sa Bell's palsy, no?
Pero ang itong Ramsay Hunt syndrome, mas ano ito eh, sabihin na natin mas may tendency siyang mag-permanent paralysis. But of course, hindi, karamihan nagre-recover, pero siya yung medyo mas may matindi yung effect. So ang crucial talaga sa Ramsay Hunt is oras na na-diagnose siya, no? Oras na nakita na masakit yung ears, mapula dito, pagsilip, may mga blisters na parang shingles, immediately dapat yan nabigyan kaagad ng gamot na acyclovir, yung mga anti-chickenpox na gamot, and then steroid. Usually it should be done immediately, no, upon nang na-notice mo. So dapat pa-check up kaagad sa doktor. Dapat within 3 days na ibigyan daw kaagad ng gamot. Kasi kung nahayaan siya, pwede siyang mas may mataas na damage that can leave a longer effect. No, it could be mas longer bago bumalik ng normal yung itsura, or mas longer na, or ga, pwede rin mag-permanent. And dito kay Justin Bieber, dinadasal natin na itong kanya sana ay nagamot ito ng maaga rin. So we are expecting na sandali lang ito, so may tendency pa rin na mag full recovery talaga ito si Idol, no? So yung tenga, nag-ano din ang tenga eh, either humina yung pangrinig or masyadong nagri-ring. So hindi siya pwedeng kumanta actually, no? Tsaka dila, no? Naapektuhan din yung dila, no? Kasi may nerves din doon na ano, pati pang lasa ng dila natatamaan eh, no? So ang nagda-dry din ang mouth, nagda-dry din ang eyes, so hindi siya pwede talagang mag-perform. So I hope na may na-share ako. So in other words, Ramsay-Hunt syndrome is almost the same as Bell's palsy, except lang na may rashes siya at may pain sa ear. And then immediate treatment kailangan talaga sa Ramsay-Hunt para hindi siya magkaroon ng prolonged or even permanent facial paralysis. So I hope may nagets kayo. So dasal natin si Idol Justin Bieber na sana po ay yung treatment ay mag-effect na, and it may take months before talagang makita yung full recovery niya, but we expect that dahil sa libro naman majority naman ay pwedeng mag full recover, but there are also some na mas prolong ang recovery, or meron ding mga sinasabing nag-permanent. So pray natin yon na hindi maging ganun kay Justin Bieber. Okay, salamat po sa pakikinig. God bless.